Yun, what's up mga kapsat? So today, pag-uusapan natin ang paano ka ba? Paano ka ba makakapag-start ng iyong sariling free-range farm? Yun, what's up mga kabsat? So today, pag-uusapan natin ang paano ka ba? Paano ka ba makakapag-start ng iyong sariling free-range farm? Pansin namin kasi lahat ng comments nyo, tinatanong nyo paano kami nag-start. Magkano yung starting capital? Ano pa ba mga tanong nila doon? Paano kami makakabili niyan? Saan kami makakabili niyan? So, ngayon pag-uusapan natin 'yon ngayon. As in ngayon. Ngayon na. So, ang namin, isa-summarize lang naman namin, hindi na natin pahabain ng konti. Yung mga question pa na iba, hindi pa namin totally masasagot yung iba. Isang topic lang to na talagang yun yung about maraming lang, tanong. Paano ka magsisimula? Paano ka magsisimula? So, meron kaming tatlong nakitang paraan paano ka makapagsimula ng sarili mong free-range farm. Yung una, syempre, kailangan mo bumili muna ng manok. So, yung manok, dalawa rin syempre yan, which is yung hen tsaka yung rooster, babae at lalaki. Ang target mo lang naman itlog lang na hindi magiging fertile o magbebenta ka lang ng brown egg, pwedeng kahit hen na lang kaya bumili ng rooster. Kasi ang hen, nag-range lang yan ng 500 or 600 pesos per piece, per head. Mas mahal yung rooster. Ang rooster nagre-range ng 800 to 1,500 yan isang piraso . So, hindi mo naman target magparami, which is unlikely. Sure ako gusto mo rin magparami ng manok. Kaya kailangan mo yung dalawa. So, ito rin, tinatawag din tong RTL, yung hen, ready to lay. Yung rooster naman, tinatawag din ng iba na ready to mate, RTM. Ang note lang namin, kung bibili ka ng manok, dapat 4 to 6 months na yung manok. Kasi pagka bata, lugi ka. Kasi binayaran mo siya ng ng ready to lay, tapos 3 months pa lang pala siya, hindi pa siya mangingitlog. So, isang buwan mo pa siyang papakainin. Lugi ka, di ba? Actually, yung iba babe, di ba? Nagkikilo sila. Oo, per kilo. Para malaman nila, natatansya na nila kung ilang taon, depende dun sa kilo. Oo, syempre, may target ka rin dapat na kilo per stage ng manok. Pero ibang topic na yun. Sa na lang natin feeding guide. Yon, so ang isa pa, pagka sobra naman sa tanda, lipas na yung peak niya ng pag-iitlog. Season. So dapat saktong-saktong 4 to 5 yung presyo na mabibili mo. So pag-uusapan naman natin kung ano yung advantage pag bumili tayo ng mga hen at rooster. Ang unang advantage sa pagbili ng hen at rooster, syempre, may assurance ka na tatagal yung manok kasi nga malalaki na sila. So, pangalawang advantage is may assurance ka din dun sa breed. Kunwari, gusto mo ng Plymouth. Astrolorp. Yung mga breed na ganun. So, may assurance ka na kasi makikita mo physical appearance niya ay ganun. Kapag alam mo yung familiar ka dun sa itsura ng mga breed na yon. So, at saka yung pangatlong advantage niya. Babae na talaga siya. Ayun din, makikita din natin kung babae siya or rooster siya. Yung tinatawag. Tsaka, ang advantage niya, babe, syempre, ready to lay na. So, doon pa lang, after a week,
pagbili mo nung hen na yon is talagang mangingitlog na siya. So starting na nung pag-generate ng income. Mm-hmm. If ibibenta mo siya nang ganun or aalagaan mo siya na pang-sarili, mm-hmm. 'di ba? And then, syempre, kung may advantage tayo, may disadvantage din tayo. So, ang disadvantage naman nito, syempre, Mas mahal 'yon. Siyempre kumita na 'yon eh. Kung maraming pinagdaanan 'yun eh, kunwari yung nagpalaki noon, bumili siya ng nag-hatch siya ng fertile na egg. Tapos ginawa niyang sisiw. So lahat ng expenses ng lahat ng stages na dinaanan noon. Siyempre, may isasama na doon, idadagdag na patungan na. And then may kita pa siya, another kita siya. So mas mahal yung cost ng pagbili ng isang RTL na ready to lay at yung rooster na 4 to 5 months na. Isa pang disadvantage ng pagbili ng hen at rooster ay yung hindi mo alam yung history ng pinanggalingan ng manok na yon. Hindi mo alam kung nabakunahan ba yung manok na yon at kung paano yung management na ginawa dun sa pagpapalaki ng manok na yon. Mm-hmm. So yon. Kaya tawag dito. Dapat kung bibili ka man ng manok, kilala mo yung breeder mo, saan galing yan. San galing. Para kahit papano, mabawasan mo yung risk ng mga ganun. Number 2, so ang pangalawang way para makapag-start ka ng sarili mong free-range farm na chicken is pagbili ng chick. So ang isang chick ay nagkakahalaga lang ng nagre-range siya ng 85 to 125 pesos isa. Depende sa breeder. Per head, per chick. So, mga 0 to 1 week old pa lang. Hindi pa, parang halos kaka-hatch lang. Yun, pwede ka nang bumili ng ganito. So, ang advantage naman ng pagbili ng sisiw ay syempre, maano mo yung management, makokontrol mo. At saka, meron kang authority na, syempre, mababa ko na assurance na ikaw magbabakuna. Sarili, oh. Sarili mo. Tapos, ang advantage pa ay, mas mura to compared dun sa RTL. Mas mura kaysa dun sa RTL kanina. Ang gastos mo lang dito, sa kinumpute namin, binili mo siya ng sisiw. Hanggang maging RTL siya, nag-range lang ng 300 to 400 pesos. Dun sa, depende sa presyo nung vaccine mo, tsaka nung feeds mo. So, yung disadvantage naman ng pagbili ng mga chicks, mas mataas yung posibilidad na maraming mamamatay na mga chicks. At ang disadvantage din, hindi ka makakapili dun sa yung sex niya. Hindi mo maano na, syempre, bibigay sa'yo yung mga sisiw. Hindi mo naman, lahat sa laman, hindi ka pwedeng pumili. So, hindi mo matatansya kung ilan yung female, ilan yung male. So, yun yung mga disadvantage. Pero may mga ibang breeder naman, babe, na ina-identify nila. Kung depende sa wings, kung paano siya, kung babae siya or lalaki. Pero, syempre, kung bago ka, basta binigay sa'yo yung sisi, uunin mo na lang. Yun yung kaya medyo disadvantage siya. Tsaka isa ding disadvantage niya yung pagdating sa breed na din. Hindi mo pa kasi yung pag kunwari bumili ka ng sisiw, hindi mo pa kasi ma-identify kung anong breed 'yon. Mm. So, yun din mahirap. Meron kaming friend na kaibigan ko. Na bumili. Bumili siya ng worth 25,000 na chicks. Kung maliliit, day zero. Uh-oh. Ang kwento, ang sabi sa kanya nung breeder, siya, Rhode Island Red. Uh-oh. So, syempre, kampante siya. Binili niya ng 125 pesos isa. So, nandun siya sa mahal na part ng range ng sisiw. So, pag mga ganun, dapat may assurance. Kumbaga, kaya ka nga bumibili ng mahal para medyo sure ka dun sa pinagbilhan mo. Ngayon, mga 3 months na yung sisiw, nakita namin, bro, ba't parang hindi naman aray-arayan? Parang pula siya, hindi siya mapula, ma-brown siya, tas black yung buntot. Nalimutan ko yung sabi niya na breed eh.
Anyway, ibig sabihin, hindi RIR yung nabili niya. Uh-oh. Which is yun yung sabi sa kanya nung Vader. Yun lang yung risk din nitong pagbibili nung chick. So, meron dun naman tayo sa pangatlong way para makapag-start ka na ng sarili mong free-range farm. So, ang pangatlong way is bumili ka syempre ng itlog. Fertile. Hindi lang basta itlog. Dapat, fertile egg. Fertile egg. Kasi yung itlog lang na mabibili sa tindahan, yung kahit puti siya or brown, kung hindi siya fertile, eh hindi yun magiging sisyo kahit anong hatch ang gawin mo. So pag ang isang fertile egg nagre-range ng 20 to 50 pesos depende sa breeder, pero nagre-range ng ganun yung presyo niya. So hanap-hanap ka na lang sa ng mas mura. Pero kami nagbebenta lang kami ng 175 pesos per tray. Kaso kasi ngayon napansin niyo naman random pa lang rin yung yung fertile doon at hindi kasi wala pa kaming breeding house. Kaya hindi namin pwedeng presyohan ng mahal. Kasi hindi rin namin sigurado kung fertile ba yung itlog na yon or hindi. Tsaka beforehand din na bilhin nung buyer namin. Sinasabi na namin beforehand na kuya, wala kaming assurance na lahat yon ma-hatch. So alam naman nila. Pero pag alam namin na bumabalik sila, alam namin na marami may nagre-report kasi nagtatanong din kami kung kuya, kumusta, ilan na-hatch yung ba? Na-hatch mo, ilang tray yung na-hatch mo, ilang percentage yung na-hatch mo. So meron namang mas madami silang na-hatch kaya natutuwa sila. Ilang mura lang Mura lang tapos bumabalik sila sa amin. Parang nakatatlong beses siyang bumalik. Yung una daw, ang taas, parang 70% nung mga itlog na hatch niya. Nung sumunod, 50% na lang daw. Nung pangatlo, halos na lang, parang 30% na lang. Pero sinabi niya naman, okay lang yun kasi yun yung risk na tinetake niya. Buti na lang maganda kausap. Tsaka mura lang naman yan, kaya mura. Kaya okay lang din sa kanya. So, yun, ang advantage. Ang advantage naman nung pagbili ng mga fertile egg, syempre, pinakamura. Pinakamura, di ba? Na magkaroon ka ng Isipin mo, 20 pesos to, magkano yung average? 50. Price, 50 pesos, meron ka ng fertile egg na pwedeng mapisa na maging manok. Na maging free-range chicken mo. So, yun yung advantage niya, mura. Tapos, matusubaybayan mo pa. Hanggang lahat ng stage, kung aalagaan mo mula dun sa RTL, kung hindi mo siya ibebenta dun sa CCU, masusubaybayan mo. Ikaw yung talagang parang nag-alaga talaga. Nag-alaga nun mula nung baby pa siya hanggang sa magkaka-baby na siya. Ayan. So, masusubaybayan mo. Ang isa pang dito maganda, pagka bumili ka lang ng free range, tapos meron kang incubator, pwede mo siya ibenta pagka-hatch. So, binili mo siya ng 20, mabibenta mo siya ng 85 pesos. So, after 20 days, meron ka ng, kumita ka na agad, diba? So, yun din yung mga advantage. So, pwede mo din maging pagkakitaan yun. So, ang mga disadvantage. Medyo madami ang disadvantage. Mga disadvantage. Tulad nga nung sinabi namin kanina, wala kang assurance din if yung itlog na binili mo is fertile ba ito or hindi. Hindi. At saka pangalawa din, hindi mo din alam, wala kang assurance dun sa lahi. Kung anong lahi. Sasabihin niya, diyan nang galing, pero baka sa ibang kulungan niya naman nilagay. Nagkapalit sila. Or kahit naka-breeding pen siya, pero nagkapalit-palit yung mga itlog. So, yun yung mga disadvantage. Ano pa? Wala ka pang assurance, mas lalong wala kang chance na makita kung babae o lalaki to. Kasi kung chick, kaya mo pa i-identify yung itlog, hindi mo na talaga ma-identify. Diba? Disadvantage pa nito, talagang matagal before ka magkaroon ng RTL. Isipin mo, bibili ka RTL, 4 to 6 months na yon. Kung sisimulan mo siya sa day 0, bago ka magkaroon ng isang manok na mangingitlog, hintay ka pa ng 4 months. Pero mas masaya itong gawin kasi na talagang close, magiging mapapansin mas close ka dun sa mga manok. Hindi ka tulad ng mga to,
nung binil lang namin ng RTL, hindi sila malapitin sa amin. Pero yung sa kaibigan ko na bumili ng CCU, nakita siya, maglalapitan na sa kulungan eh. At saka parang marami kang mapag-aaralan mo lahat ng stage. Maraming mga lesson, maraming lahat ng pagkakamali, ever na mag-ulit ka ulit sa susunod na na cycle. Is alam mo na kung ano yung magiging problema at alam mo na kung paano susolusyonan dun sa yung problema na yun. Ang mga hindi pa namin nabanggit dito sa kabuuan ng free range na dapat meron ka, eh syempre itong yung range, yung kulungan nila, kung saan makakapaggala sila. So hindi na namin syempre alam kung presyo nun. Depende yun sa'yo kung paano mo siya bubuoin. Kailangan din meron kang brooding area. So saan mo ilalagay yung mga CCU mo? Yung ilaw niya, yung init niya. Dapat meron kang area for them. At syempre huli, meron kang incubator. Kasi kahit anong stage ka, kahit mag-RTL ka, mangingitlog yan, i-incubate mo rin. Kasi itong mga manok na to, mga imported na to, hindi sila marunong maglimlim. So, hindi sila naglilimlim ng mga itlog nila, papabayaan niya na lang ng mga yan. Pero isang technique, kung wala ka pang capacity, bumili ng incubator, at medyo mahal eh, ang automatic na incubator nasa 5,000 to 10,000 pesos. Yung mga DIY, ang capacity nun, mga 100, ano lang, 150, ganun lang yung capacity nun. Na automatic ah, yung medyo manual, yung medyo DIY, masa 3,000 may mabibili ka. Kung gagawin mo, baka gumastos ka 2,000. So, kailangan nito sa isang farm. Pero kung wala ka pang capacity for that, at meron ka namang native na manok sa bahay, yun, naglilimlim mo, timingan mo, yung itlog niya doon, ihalo mo, di ba? Malilimliman niya yun, magkakaroon ka na ng CCU. Yun lang. So, yung mga kabsat, ayun yung tatlong paraan para makapagsimula ka na ng sarili mong free-range farm. Kaya, ano pang inihintay nila rin, di ba? Simulan nyo na kasi sobrang dali lang talaga. No, madali lang. Medyo matagal lang. Sipin mo kung magsisimula ka sa CCU. Depende sa inyo kung excited na kayo. Yun nga, maraming ways kaming sinabi, marami kaming suggestion na sinabi. Depende sa inyo kung saan kayo mag-start. Mas komportable, oo. Pero sa amin, ano ba yung mas recommended prefer? Recommended natin. Bumili na lang kayo kahit isang hen tsaka isang rooster. Tama. Kasi yun, from that, mangitlog yun, balik ka dun sa option number 3. Which is yung meron kang itlog. At yun, i-hatch mo, magkaka-chick ka, magkakaroon ka ulit ng ng panibagong manok. Eh, sunod-sunod yan mga itlog ha. Hindi yan isang itlogan, isang hen ha. So, kasi kapag bumili sila ng RTL, yun nga yung advantage niya, matagal, may assurance ka na natatagal yun. So, kapag kapag kasi chick pa lang, tapos may namatay, para kasing masama ang loob mo at binili mo yun. Loob, parang magkaka-phobia ka na nasusunod, ayaw mo nang mag-alaga ng manok kasi namatayan ka. So, ganon. Parang mas okay, mas prefer nga sa amin yung na, ready to lay na, yung malalaki. Malalaki na. Tapos kung gusto mo medyo mabilis, kahit 5-6 na babae, tapos isang lalaki lang, kaya na yon. Mas mabilis ka na magparami noon. Hindi mo na kailangan ng maraming rooster. So, yun yung recommended namin. Sana makahanap kayo dyan sa area nyo, kung nasan man kayo. Sa Facebook, maraming nagbebenta. Mag-search lang kayo. Kasi, kaysa bumili pa kayo sa amin, malayo. Mahirap ibiyahe yung manok. Lalo ngayon, mahirap magbiyahe din. So, hanap ka na lang dun sa mga kapitbahay mo. Baka may nagtatago dyan. Di ba? Nagbebenta rin. So, ganun. Pagka nag-start ka ng RTL, ang kita mo na nito, mga everyday na eh. Everyday, depende sa'yo kung bebenta mo siya ng fertile. Alos 20 pesos na yun kada isang itlog. Kung magbebenta ka na naman ng CCU, 125 pesos na yun kada itlog. So, nasa iyo din, diskarte mo. Ang ano lang natin, paano ka ba magsisimula? Kasi yun yung importante. Hindi kakikita hanggat hindi ka magsisimula.
Tsaka na lang natin pag-usapan, babe, yung separate video na yung paano ba kumita. Oh. Kasi isang usapan na naman yun. Mahaba yun. Mahabang usapan yun. Kung paano tayo kikita sa reading. So, yun lang mga kabsat. Salamat sa panonood. Salamat sa mga comments, sa like. Kung natuwa kayo sa video na to, i-like nyo rin. I-comment nyo kung ano pa yung gusto nyo na subscribe. Mga tanong. At saka mag-subscribe. Tapos pag-subscribe, may katabi yun na bell, pindutin nyo na rin. So, yun lang. Salamat na marami. Hanggang sa muli! Bye! Ine-waste mo daw dami no osyari janai. Kyou o jibun rashiku